Ayan, ang ating patatas. So, kunin na rin natin to. So, ang variety nito yung maliit. Ano siya? Little potato. Park ulit tayo, guys. Sobrang init. Oh, sobrang init, guys. Sobrang. August talaga. Excuse me. August talaga. End of July. Tapos, August. The whole August. Sobrang mainit. Mga boys, kailangan nakasumbalilo. Ay, kuya. Sobrang init. Ayoko nga lumabas. Itong mga bata. Naiinip. Yan si kuya. Oh, si kuya naka-cowboy hat pala. Come on. Sino? Go, go, go. There you go. Kasi paahon to eh, paahon. It's okay. Sige. Paahon. Tagay, tagay. Naglakad lang ng kaunti eh. Nagusto pa. Ay. Nangangalahati na yung ating tubig. Oh, tagay pa tayo mga pare. Joke lang. Ay, my goodness. Hala, hindi pa kami. Kakarating lang namin, guys. So, ubos na ang tubig. Hala, kalahati na. Ikaw, ikaw din. More, kuya? It's super hot eh. No, no. No more? Okay. Ikaw ba? Ay, tagay. Pamor. Now, why are you following? Okay guys, different location naman kami dito. Andito naman kami sa shed. Pero dito pa rin sa park. Sobrang init. Grabe. Right, Ben? I think yan yung si Ben. Gusto niya nang umuwi. Dahil sobrang init. Si Kuya naman, andun. Si Kuya gusto niyang ano. Hello guys, mga kabutanding, mga kahingal, kasuklay. Ano, teka lang. Tapon muna tayo ng mga recycled items. Si Bebang andito. Tapos, si Pilastic. Foggy. Medyo ano kasi, humid. Tapos, aba, ba't bukas tong ilaw? Huh? Ba't bukas yung ilaw? Alright. So, tingnan natin. Ay, ay, ay. Ang dami. Ay, naku po. Yan na naman. Masipag mag tatanggalan natin ang dahon. Bebang! Naku, magulang na tong isa na to. Ito magulang na. Pwede nang binhiin. Bebang! Nagmo-moist, guys. Ang dami. Kahapon, hindi ulit kami naka-harvest. Sabi ni Ben, nag-ano daw siya. Namitas lang siya ng blackberries. Alright. Aha, naku po. Ayun ang sinasabi natin. Bebang! Anong ginagawa? Ha? Ano? Gusto mo? Okra? Okay, tingnan pa natin. Tama yung ating saluit, nagsiseeds na. Pero, ang gawin nyo, isa, magsaboy ulit kayo ng buto. Kung meron kayong buto. Ito mga. Bebang. Huh? Ano yan, may treatment na yung si Bebang, matagal na. Pero ano pa rin siya. Pulgasin pa rin, guys. Ah, ako lang. Hmm.
Hindi na kailangan ng gunting. Hirap pa ang gunting. Samantalang napakadali naman itong pitasing gayon. Guguntingin pa. Okay. Alright. Wala na ang ating blackberries. Hindi ko man lang nabigyan si Manong. So dito, wala na oh guys. Wala na ang ating blackberries. Naubos na. Naubos na ang blackberries, guys. Rabang, basta ka na lang nasulpot. Alright. Dito. Ay, nahulog. Okay. Ay. Marami pa, guys. Kaya lang ang lamok. Pakalamok. Ito kaya sa ilalim. Ano naman? Ilalim. Raspberry na ulit. Ayan guys, basta umano na. Okay. May raspberry na ulit. Okay, ang init. Super humid. So, dahil natin to. So, bibigay ko to guys kay Mr. Key. Sa kapitbahay. Si Manong. Ano yung American yun guys? So, ito yung garden niya oh. Tingnan nyo. Garden. So, bigyan na. Ipapatong ko lang. Ito na. Maganda ng garden ni Manong. Kasi patapos na ang season. Hindi ko pa siya nabibigyan.
Okay, guys. Alright, so natara siguro ano to. Magulang na eh. Ito rin yung nung last week. Aba, may natira pang isa. Hello guys! So today naman, i-harvest na natin yung, kasi kailangan ko ng, tawag dito. Kailangan ko guys ng patatas, kasi para sa aking soup. So, mayroon pa ako na isa ditong patatas. Ito guys, ayan ang ating patatas. So, kunin na rin natin to. So, ang variety nito yung maliit. Ano siya? Little potato. Okay. So, yan. Little potato yung kanyang variety. Grabe, naaawa guys ako sa garden. Sobrang init. Hindi ako nakapagdilig. So, magdilig tayo mamaya. Hapon or gabi. Oh my goodness. Okay. So, harvestin natin to. Kailangan ko lang ng yung parang kahon. Okay guys. Okay, so dito ko na guys sa harvestin para hindi masyado mainit. Ito. Kunin natin. Ah. Okay. Ah. So ito na yung ating last potato harvest. Tingnan natin next year kasi hindi ako masyado nagtanim yun kasi sobrang dami kong tanim or yung iba nga hindi na umabot sa garden, hindi ko na na-plant. So sobrang ang dami kong seeds na pinatubo. And so, ito kasi, dapat dito makikita mo kung may bunga dito eh. Yan yun eh, para masilip. Sobrang dry. So, hopefully, mayroon siyang laman. So, again, kaya siya maliit kasi ano to, little potatoes. So, hindi talaga siya lalaki. Ito yung variety niya. Okay. Ito yung mga tira ko sa ito yung tira ko sa pag nag yung mga sumibol galing sa kitchen. Alright guys, so let's start. Tawagin ko kaya yung mga bata para ano, ma-experience nila. Tawagin ko lang guys yung mga bata. So yan, tinawag ko yung mga bata para ma-experience na kasi last na to, last na harvest na ng potatoes. Okay, ready? Lasip. Okay, so itaob natin. Maliit lang tong bag. Uy! Okay. Wait. Yeah, si Ben, oh. Wala kang shorts, Ben? Potato! No, potato. Potato! Okay. Dito lang, oh. Okay. Ito. Yan. Ito pa, Zoe. Ito pa. Ito, oh. Ito. Okay. Save the worm. Save the worm. Can I see what you found? Worm. Worm. Okay. Ito pa. It's not wiggly. That worm is good. Yeah. Sit down then. Dito sa basket. Oh, shell. Yeah. Oh. Yan. Oh my. Yes. I'm picking the good worms. Yeah. So baka konti lang tong isa na to. Pang ano rin. Yes, mga tira-tira ko lang to guys na. You found worms. Okay, that's good. Uy, ito. We need worm poop. I need worm poop. Para sa garden. Worms will eat. So, tama lang tong pang ano guys. Tama lang pang potato. Yeah. Tama lang pang ano potato. Yan. Uy. Tamang pang soup. Okay. Tomato. Potato, Ben. Potato. Ito yung maliit. Sila. Ayun! I see something. Ito pa? No! Oh. Uy! Wow! Tiny! Tiny!
Kamin pa natin. Uy, there's a tiny one. The baby one. I see roly-poly. You see roly-poly? Oh, wow! Ayan, oh. Wow! Diba? Marami-rami rin. Oh, ito pa. Alright. So ilalagay natin sa ano, sa ano to. Can I have one, Ben? The baby one. Okay, guys. I have a collection of one. That's my one. That's for the garden. Mama. I want the one. Thank you for your support. Okay, we'll find more ones. So, ilalagay ko lang to dun sa container na green para dalhin natin sa compost pit, pang tabon sa compost pit. This is my worm. Okay. Okay, maghanap tayo ng worm for Kuya. Okay, guys. See you later. So, yan na, guys, yung ating potatoes. Konti lang, hindi naman ako nag-expect ng marami. Kasi yung tinanim ko dyan is patapon na yon, sumibol lang, nabulok, tapos nagay ko sa lupa. So ngayon, gagamitin natin yung ilan para sa ating soup. Siguro yung maliliit lang para sa soup. Tapos ito, yung malalaki, yung medyo malalaki, isa-save ko siya for mashed potato. Paborito yun ni Kuya. So ito lang maliliit. Yan lang yung gagamitin natin sa soup. And hugasan natin ng maganda. Also, huwag nyo siyang huhugasan kung hindi nyo gagamitin kasi mabubulok, madaling mabulok. So, ito nga kinocure pa sa parang shaded area kung marami talaga kayong harvest tapos tatagal siya ng months and months. Ganun. So, since kakunti lang naman siya, so sa bahay, sa loob na lang ng bahay, kung kailan gamitin, saka ko siya huhugasan. So, ito, sasave ko for next time, siguro for mashed potato. Okay. And then, to yung gagamitin natin sa soup, sa sopas natin. Yung bone broth na sinave ko from last time. Mga buto-buto para gawing soup. So, ni-scrub ko siya kasi syempre meron siyang soil. Okay. Ayan, di ba ang puti niya na? Parang nagluta tayo na nga. O, tingnan nyo naman. O, tingnan mo naman. So, kung meron kayong soft na pang scrub, ganyan. Pwede rin paper towel, pero ito yung effective para sa akin. Kasi ano talaga siya. Matatanggal yung mga, parang pati yung layer ng skin niya, natatanggal yung unang skin. Ayan, oh, diba? Oh, may transformation. So, medyo, kaya nung nagpunta kami, nag-grocery kami sa Costco, hindi na ako bumili kasi alam ko meron naman akong ha-harvestin na potatoes. Tapos minsan, pag bumila ko ng potato, syempre ang dami, lalo na sa Costco. Hindi maubos, nabubulok lang din, guys. Pupunta lang din sa compost pit. So, at least to, kung lang talaga yung kailangan mo, yun lang yung iyong gagamitin. Ganyan. O, diba? Okay. So, hugasan muna natin. Pwede rin i-scotch bright kung gusto niya. Okay. Kaya ito, kahit lutuin nyo, nakasama na ang balat, pwede na. Since, alam ko na wala naman akong ibinomba dito, wala akong nilagay na fertilizer. Yun guys, ating garden is wala akong binobomba doon. Ano lang, nagte-testing ako ng mga natural na fertilizer or spray para sa insects. Like, mga, ano ba, yung mga peels ng oranges, ganun, or lemon, mga ganun lang. Or yung natural na pastel soap, neem oil, mga ganon, yun lang. Doon naman sa lupa, wala talaga akong nihahalong fertilizer, guys. Yun lahat ay from sa composting ko. Yun, ganito. Ito.
gaya niyan, mga food scraps, coffee, balat ng saging, eggshells, ganun, mga tirang pagkain, mga nabubulok na hindi na naubos galing sa fridge or something, mga trimmings from gulay, vegetable, pag gaya nito, kung tatanggalin kong balat nito, babalik ulit siya dun. So, tapos hinahalo ko siya ng wood chips kasi umorder ako this year ng wood chips. And yung wood chips, napaka-healthy nun sa ano. Parang almost, masasabi ko, complete na siya. Pag naging soil yun, hindi niya kailangan ng amendments direkta sa wood chips. Kaya kung meron kayong chance na makakuha ng wood chips, yung gamitin nyo. Kasi super yun talaga, super charge ang inyong mga halaman. Also yung composting, yun na yung pinaka fertilizer, natural pa kasi from food scraps, leaves, from fall leaves or kahit na anong leaves, tapos hinahaloan ko din siya ng old soil. Ganito yung pinag tanggalan ko ng soil nito, pinagpatubuan ko, ibabalik ko siya dun ulit kasi hindi mo siya pwedeng taniman yung galing dito, ba magtatrim ka na iba kasi minsan meron itong mga bacteria na hindi maganda doon sa bago mong itatanim. So, hindi swak. Tapos, wala na rin siyang nutrients kasi nakain na nito. Itong patata. So, kailangan nyo siyang i-repurpose at dagdagan ng mga compost materials. Kahit paper towels, nilalagay ko siya doon. Yung lint from washing machine. Ganun. So, okay. So, tapusin natin ito para mahiwa na natin. Okay. So, marami guys nagtatanong ano yung mga nilalagay ko. Wala guys akong nilalagay, kundi yung sarili kong gawang fertilizer na natural. Tipid pa, hindi ka nabibili ng soil. Yun na rin yung soil ko, yun na rin yung fertilizer. Hindi na ako bibili ng soil. Kaya this year, bumili lang yata ako kasi yung kailangan ko sa specific, pag wala akong masyadong composted soil or finished compost yun. Bumibili rin ako, pero hindi ganun karami. And, binibili ko rin yung organic soil na galing sa magandang company rin. Okay, well, anyway, so much for that. So, yan, diga. Kanina, brown niya yung puti na, diga. So, ngayon, ready na natin siyang chap-chapin. Alright. Tayo dun sa ating soup na iinit ko na. 2 days ko na tong nalaga. Ayan, nandiyan pa yung mga buto-buto niya. Kaya niligay ko siya sa fridge dahil meron akong recipe nung araw na yon. So, nilagyan ko siya ng salt and pepper pero dagdagan ko pa siya. Masarap sa soup ang maraming paminta. Okay. Meron na rin yung onion.
Tapos, salt. Pagsasama-samahin na natin yung gulay. Nandiyan pa yung buto niya para lalong lumasa. Ayan. Ano ito? Kasama nito yung chicken breast. Siyempre, niluto ko na yung chicken breast. Ginawa kong sa taco, chicken taco nung 2 days ago. So, ngayon, tinanggal ko na yung tubig. Lagyan natin yung patatas. Okay? Okay. So, next yung carrots. Pwede naman siya sabay-sabay actually. So, yan yung ating soup. And celery. And tapos na guys, yan na yung ating soup. So, yan yung ating chicken soup na nilagyan natin ng potatoes na fresh na hinarvest natin sa ating garden. Pwede rin yun siyang lagyan ng macaroni, ganyan parang noodle soup or noodles, yung spaghetti noodles or kung anumang noodles na gusto nyong ilagay. So, hayaan lang nating maluto. Ayan na guys, ang soup ni Ben. Si Kuya kumakain din ng soup. And guys, yan na lang yung soup natin. At rin buto, kanyang buto. Kaya wala na akong rice. Kumain din si Kuya. Tapos si Ben, pangalawang beses, na ayaw niya ng gulay kanina. Pero nung sinabi ko na yung patatas galing doon sa hinarvest nila, aba, ay biglang kumain. Kinain. Kanina hinihiwalay. Tapos ngayon, kinakain niya na. So, humiling pa siya. Kaya lang wala ng rice. Gusto niya sa soup may rice eh. So, papalamigin ko lang. Kasi, ang init. Okay. So, yan. Palamigin ko lang.